Hi po, good day po sa ating lahat. Good day po sa ating lahat. So, yung vlog natin today is ipapakita ko po sa inyo kung paano po magbayad ng PLDT Fiber gamit ang ating GCash. So, mas okay kung yung amount ng yung pera na nasa GCash natin is mas malaki pa siya kaysa pera sa amount na babayaran natin sa ating mga internet. So, okay, so yung monthly ko is 1599. So, mas okay kasi meron siyang fee. Every transaction, magbayad ka ng bill. So, meron siyang fee na nakalimutan ko, mga 15 or 20 ay yung fee. So, mas okay if mas mataas or mas malaki pa yung laman ng GCash natin na amount kaysa dun sa babayaran natin sa internet or kung ano pang mga bills natin kasi meron siyang mga fee. So, yan. So, hanapin lang natin sa ating pay bills. Kung magbabayad tayo dun tayo sa pay bills, dito yan, pay bills. So yung internet ko kasi noon is Globe, so nagpalit ako ng PLDT. So yan, so doon na tayo sa telecoms. So PLDT, doon tayo, i-type lang natin yung PLDT. So may dalawang choices dyan. So if PLDT fiber yung babayaran natin, so dito tayo sa PLDT sa unang choice. So ngayon dito na tayo sa pay bills, na include ko na yung aking account number. Meron dyan account number, yung 10 digit account number nino, 10 digits. So make it sure na sakto yung nailagay nyo dyan, tapos yung area code at telephone number ninyo, make it sure na sakto din dyan kasi kailangan din, kasi hindi siya magpa-process if wala kayong ilalagay dyan na telephone number. Dapat kompleto, merong account number at saka telephone number. So tapos nang dyan is, merong sa susunod dyan is service. So yung service, may yung choices dyan is landline at saka DSL. So PLDT fiber yung babayaran natin, so piliin natin yung PLDT DSL. So after dyan is 1599 yung babayaran namin per month. So, i-include mo dyan yung amount, tapos yung email ad. So, para dyan magsisend sa'yo si GCash or yung si PLDT na nagbabayad ka na or na-reflect na yung payment mo sa PLDT. At para meron ka rin proof na ipapakita in case na hindi pa magre-reflect yung payment mo. Same yung sa nangyari sa kapitbahay namin po. Mga almost 1 month na siya nagbayad pero hindi pa pinadalhan siya ng PLDT ng bill ulit kasi yung reminder na magbayad sa bill kahit nakabayad na siya. So mas okay if meron kang proof na ipapakita na nakabayad ka na, if wala kang resibo, if dito ka sa GCash or sa mga electronics ka nagbabayad. So mas okay if meron kang maipapakita na proof. So ilagay na natin yung ating email ad. So, after niya, nalagay mo na yung email ad mo, dapat i-check mo yung information mo if sakto lahat before ka mag-next. So, yan lahat, okay na siya. So, mag-next na tayo. So, dyan ang yung mag-confirm yan, yung bayad mo. Before, yan, oh. Kung sakto ba, i-check mo muna yung mga account number. I-screenshot ko rin. Yan. So, after dyan, if na-check mo na siya, then confirm. So, nagpadala na siya sa akin. So, 1599 yung amount na babayaran ko. So, meron siyang fee na 7 pesos. So, yan na po ang ating video for today. So, 7 pesos po yung fee natin sa ating GCash na magbayad tayo sa ating PLDT DSL. So, yan lang po. Thank you for watching for this video. Sana po nag-enjoy po kayo at sana nakatulong po ito. Thank you for watching. Bye!